bibigyan ko po kayo ng limang tips. Okay? Okay, itong limang tips na to, this is very basic. Okay? This is very basic. Actually, ito itinuro nga po ito sa inyo nung ano, itinuro po ito sa inyo noong kayo ay nasa elementary and even high school. Pinsan nga, pati preschool tinuturoan ito. Baka nakalimutan nyo lamang o baka sa sobrang basic ay medyo hindi nyo pinapansin. So una, tamang pagkain. Okay, tamang pagkain po. No? So iwasan po natin yung mga highly inflammatory foods. Ano po yung mga highly inflammatory foods? Kapag ka po medyo processed na yung mga pagkain na yan, ayaw po natin yan. Paano mo malalaman kapag ka processed? Una, isipin mo, ito ba ay whole food? Kapag ka whole food kasi yung kapag ka nakuha mo, yun na yun. Eh. No? So, kunyari, apple. An apple versus an apple sauce, no, mas okay po yung apple. Kasi yung apple sauce, marami na siyang pinagdaanan ng proseso. Kapag ka hindi mo na ma-imagine kung paano mo nakuha yung apple sauce, kung paano napunta sa'yo. Kasi, kunyari, apple sauce, kukuha ka ng isang apple, tapos mabalatan mo, tapos ipupuree, tapos dadaan sa machine. Kung hindi mo na alam kung ano nangyari doon sa machine, yan na po yung process. No? Kapag ka po process sila, medyo iwas-iwasan po natin hanggat maaari. And then, kinakailangan din po, no, iwas po kayo dun sa masyadong matataba na pagkain. Ito po kasi masyadong matataba na pagkain, highly inflammatory po ito at maaari magkaroon ng epekto sa ating katawan. Especially kapag ka po galing sa mga hayop, no, yung ating mga process na kinakain. Nakita po kasi sa mga pag-aaral na it is very highly inflammatory. Yung red meats, this can cause a higher risk of having other types of diseases like mga problema sa cancer, problema po sa gut, so iwasan po natin yan. Ang tamang kainin, no po, yung pong tinatawag na whole foods, no? Yung pong whole plant foods. Hindi naman sinasabi na maging vegan or vegetarian. Sinasabi lamang po, around 80% of our plate, mas mainam po ay galing po sa mga plants. 80% and the 20%, you go for animal sources. Wala naman po problema dyan. Just the bulk of your food, mas marami po galing po sa plants. So dyan papasok po, yun pong inyong fruits, vegetables, whole grains, nuts, seeds, legumes, and down the line, no? Mm-hmm. So mas mainam, sinasabi ko po parate, eat a rainbow every day, no? But rainbow. Happy plate, 'di ba? Happy plate, doc. So rainbow. So ibig sabihin red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet na kulay, ilagay niyo po sa inyong mga plato. So yan dyan, ano, at ang dapat po ang pinanggalingan niyan ay yun pong inyong mga plant foods. So when you do that, okay na kayo dyan. As a rule of thumb, okay na po kayo dyan. Maari na po kayo matulungan yung rainbow foods na yan. Okay, next. Pangalawa po is exercise. Okay, exercise. Nakita po sa mga pag-aaral, no, na yun pong pag-i-ersisyo ay hindi lamang nakagaganda ng katawan. Ito po ay nakagaganda din ng kalooban ng ating mga katawan. Nakakapagpababa po siya ng inyong mga bad cholesterol at nakakapagpataas ng good cholesterol at nakakapagpapababa ng inyong blood pressure. So, maaari din po makatulong ito dahil sa pagbaba po ng weight, maaari din po makatulong ito sa ating mga merong chronic degenerative diseases katulad ng diabetes, hypertension, and even yung pong ating pinag-uusapan ngayon, yung ating gut wall. Okay? Maaari din po makatulong yan. Next. And it creates happy hormones. Yeah, happy diba? Hormones, of course. Kasi yung pong ating exercise po, no, nakakapag-increase siya ng mga neurotransmitters na magaganda, na nakakapagpapaganda din ng ating mood, yung ating dopamine, oxytocin, endorphins, and serotonin. No? So, DOES, no, yan yung lagi yung mnemonic kung anong med school pa, DOES, it does the magic. It does the magic. Dopamine, oxytocin, endorphins, and serotonin. So, it does the magic when you do exercise. So, yung pangatlo dyan is, tigilan yung mga paninigarilyo at pag-iinom at lahat ng uri ng inyong mga bisyo. Ito po sapagkat itong mga bisyo, ito po mga paninigarilyo, pag-inom ng alak, lahat po ng yan ay maaari po maka-apekto sa inyong gut and sa inyong brain axis. So, sa gut and brain axis. Kapag ka kasi nagkaroon ng problema yan, sa nutrients, kasi hindi na nga natin na-absorb ng ayos yung nutrients, pinagka-clog pa natin yung ating mga arteries or pinaninipis pa natin yung mga arteries natin, mas lalong hindi manonourish yung ating utak. So, yung mga bisyo, tigilan niyo po yan. No? Pang-apat, no? Tanggalin ang mga stress, mga best. Stressless. Tanggalin po natin yung mga stress natin. Paano ba yun? Parang ang hirap. Okay, paano daw yan, ano? So, yun, may mga tinatawag po tayo kasi ng mga cognitive behavioral therapy and
doing mindfulness-based exercise. Dahil yung po mga mindfulness-based exercise po natin, katulad ng yung po mga guided imagery, no? Marami po niyan, no? Marami po niyang applications na maaaring makatulong po sa inyo. So, ang suggestion ko po dyan is 15 minutes per day, no? Either sa umaga or sa gabi niyo gagawin. Mas mainam sa gabi kasi well-rested po kayo sa umaga pagkagising nyo. So, kapag kagabi, magkaroon po kayo ng mindfulness-based exercises sapagkat yan po ay nakakatulong po sa ating gut-brain axis. Yun po mga meditation, yun po mga guided imagery, makakatulong po. At panglima, panglima po. Dahil nga po, minsan ay kulang yung inyong kinakain, mas mainam po na mayroon po kayong mga superfoods na kinakain din. Katulad po ng acai berry.